Savings during crisis. Posible ba yun? Nasa crisis na nga, mag-iipon pa. Siyempre, sasagutin niya ng ating resident financial advisor na nagbabalik, Armand Benko. Hi, Armand. Hi, Dr. Carl. At maraming salamat at masaya tayo na nandito tayo muli sa salapit. Una sa lahat, i-clarify nga natin, may crisis pa ba? Yes, may crisis pa. Kung titingnan natin yung inflation, taas ng presyo ng bilihin, naku, pinakamataas nung nakaraang buwan, October. Yung peso depreciation, mahigit 10% ang binagsak ng halaga ng piso kumpara dollar. Ang ekonomiya, GDP, nireport kahapon, maganda daw, 7% growth, pero lahat yon ay galing sa consumerism, sa paggastos ng mga tao. Kasi nga, sabi mo dun sa earlier segment, revenge shopping, revenge travel ang ginagawa ng mga tao, kaya tuloy-tuloy yung ikot ng ekonomiya. Ang susi o pinaka-significant doon, bumaba ang savings. Kailangan pong mag-ipon. Marami pang mga potential crisis. Yung Ukraine-Russia hindi pa tapos. Merong issue sa China and Taiwan. Yeah. Alam mo ba yung China-Taiwan? Oh. Lahat ng electronics related, I think almost 50%, I may be wrong, ha, nang may kinalaman sa electronics, galing Taiwan. Oo. So, magkaroon ng problema dyan, gera. Mm. Merong pagdurog sa isang bansa tulad ng Taiwan. Naku, apektado tayong lahat. So, ibig mo sabihin, bagamat ayaw nating i-attract yung mga pangyayari yun, pwede mangyari yun, kung kaya tuwag tayong ubos-ubos biyaya. Correct. Naranasan na po natin, ha, na wala tayong mahugot. Mahugot. At hindi kinayang yung iipon. Yes. Naku, dapat naghahanda tayo ngayon. At yung malaking issue ngayon, kung saan mo ilalagay? Uh-huh. Yung maliit o yung naitatabi mong pang-ipon? Mm. Ngayon, meron pong nauuso o gusto nating ibahagi na termino, hedge. Kailangan, hedge hindi ko alam ang Tagalog ang Dr. Card. Pero ang ibig sabihin ng hedging, ikaw ay nag-i-invest dahil kasalukuyan kang naka-invest at merong potential, kahit anong investment, losses, naghahanap ka ng paglalagyan na pangontra sa potential na pagbagsak o paglugi ng kasalukuyan mong investment. Kaya, ang dapat mong pasukin ngayon because of the VUCA na natutunan ko sa'yo, VUCA environment, volatile, uncertain, sa mga iba't ibang investment, maghanap ka ng merong fixed income, yung merong pinapangako na return. Meron naman yan na maganda ang interest aside sa time deposit. Nandyan ang corporate bonds, nandyan ang pag-ibig fund, at yung mga ibang insurance company nag-aalok na ng mga instrumento na nagbibigay ng 5%. Okay. Kada taon na interest. Committed na yung 5%. 5%. Fixed na yon. Fixed na. Is that good, high or low? Kung kukumpara mo sa time deposit na wala pang 1%, ay napakataas nun. Tama. At napakaganda. Lalo na panlaban sa inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin na last month, 7%. Mm-hmm. So, kailangan po mag-ipon, kailangan yung pinaglalagyan nyo rin ng naiipon nyo kahit papano tinatalo o lumalaban sa inflation rate, which is about 7%. Meron po niyan sa mga susunod na programa at yung binalita ko nga off the air, merong pwedeng sumama sa atin mga kumpanya, yung lihiti mo, na mapapakita nila na pwedeng paglagyan, ikonsidera. Hindi naman natin sinasabi agad na dahil sasama sila dito sa programa natin, kulay pula po sila ng kumpanya, na pwede yung seryosong ikonsidera na paglagyan ng pera para doon sa mga dahilan na sinabi ko, to hedge at malabanan yung inflation. Oo, alam nyo, magpapasko po. No, may mga darating sa inyong mga perang hindi nyo inasahan. Right. May mga bonus-bonus kahit papano. Kaya yun ang pinahanda sa akin ni Leng na susunod na topic. Correct. Anong gagawin natin sa ating 13th month? Ano ang gagawin nyo sa 13th month pay? Sasagarin nyo ba yan? O baka ngayon palang ubus na? Pinangutang na. Pinangutang na. Huwag po tayong ubus-ubus biyaya dahil ayaw nating ngumanga sa 2023. Gusto natin ang 2023, yumaman tayo lahat, ha? Ang pangarap natin, magka-negosyo kayong lahat sa 2023. Magkaroon kayo ng investment lahat sa 2023. At para pagtawid natin, paglabas ng pandemyang ito, sasabihin natin, magbabalik tanaw tayo at sabihin natin, okay din naman. Right. Diba? Lumaban at may saysay yung laban. Kaya kailangan natin ng bala dito sa laban na to. Correct. Yan po yung pag-iipon. Okay. At ang financial literacy po ay, sabi mo nga, ang mas madaling kontrolin, hindi yung pagpasok,
ang mas madaling kontrolin yung paglabas. Correct. Kaya babantayan yan. Nako, na-miss ka namin ha. Maraming salamat. Next week, habaan natin si Armand Bengco. Gawin natin mga 15 minutes next week para mas marami tayong pag-usapan ha. Lalo na yung gagawin sa 13th month. Diba? Yun, oo. Pwede ba next week meron kaming flip chart dito? Kasi gusto namin magsulat. Sige. Magsusulat kami dito, tuturuan namin kayo ng step by step kung paano ninyo i-handle ang perang paparating, kung may dadating pa na hari na ba yung meron, at para sa ganun, ang 2023 ay dumating sa inyo ng matiwasay at panatag. Yes. Thank you very much, Armand. Maraming salamat. Nice to have you as usual.